So hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. For vlog for today, paano ay mag-prepare po ng unwings. So yan ang pag-usapan natin. So dito yung ating gagawin ngayon. Tara! Ang unang ginagawa namin ay chinachop yung wings, then huhugasan to. Ilang beses maghugas? Hugasan namin ng isang beses muna, then sa pangalawang beses namin hugasan, nilalagyan namin ng asin, lalo ng asin para mawala yung lansa ng manok. Then hugasan ulit, then 3 times na hugasan do para mas masarap po yung chicken natin, mas malinis siya, mas masarap siya. Then sa next procedure mamaya tuturo ko, unang gagawin i-chop namin, pangalawa ay huhugasan, then pangatlo po i-stream natin yan, yung alisin natin yung tubig. So mamaya makikita natin ang ginagawa namin. So tara, samahan nyo kami. So yung second step natin after na slice, ang gagawin natin ay hunugasan. Ito hinugasan ko una ng tubig. Pangalawa, nilagyan ko na yung asin, yung tubig para mawala yung lansa. Then 2 times pa hugasan, bali 3 times no hugasan. Then stream natin yan para yung mga tubig nito mawala pa yan. Pupunta din yung tubig, may stream natin yan. Para pag imamarinate natin yan ay mas masarap siya, kasi pag marami yung tubig nawawala yung lasa. Para kumapit dito yung kakapit po dito yung imamarinate natin mamaya. So mamaya, makikita niyo kung paano namin sila i-marinate at ano yung gamit namin. So, yan. Mamaya natin na in-steam siya para mawala yung tubig. Ang gagawin natin ngayon na i-marinate natin. Yan. So, ang ginagamit namin na chicken rub. Yan. Tapos, may hinalo ako dito. Yun yung hindi namin sasabihin kasi yun yung signature po ng restaurant namin. Yan. May nabibili na chicken wrap sa Shopee or Lazada. Kaya lang, sa amin, nagtatanong mga customer namin bakit malasa, mas malasa siya. So may hinahalo din kami dyan na hindi namin pwedeng sabihin para hindi magaya. Pero for me, sa chicken wrap, okay na siya. Pasado na sa timpla. Kaya lang, kung gusto mo pa mas masarap, siyempre may i-add ka na ang tawag nito na additional chicken wrap para mas lower na mas masarap siya. So ganyan namin minamarinate yan. Ayan, ihalo lang na ganito. So how many hours bago pwede siyang lutuin? Hindi sana bababa sa 2 hours. 2 hours yung minimum niya para mas masarap yung manok. Papasok yung marination natin doon. So yan yung unang step kanina kung nanunog tayo. Ini-slice natin yung chicken wings. Then, pangalawa, hinugasan natin. Paano yung maghugas? Una, hugasan muna ng tubig. Sa pangalawang hugas, haluan na natin ng asin. So, yun yung pangalawa na nagagawin. Ayan. Nasa inyo yung timplada. Yung timplada po kasi per kilo to. Sa 1 kilo, 2 kutsara po yung katumbas ng marination natin. Yan. Sa 1 kilo, ulitin ko, 2 kutsara po. Yan. So, yun. So, tapos yung 4th step na pangatlong step na natin, after natin hugasan, tapos steam natin, i-marinate natin. Yung 4th step, pang-4th step na po, pwede na natin siyang lutuin. Yan. So, ihiwalay ko paano yung pagluto po sa chicken wings. So, nag-focus lang tayo kung paano natin siya i-prepare. So dito sa pisco namin, talagang 3 times to 4 times namin hinuhugasan yan for malinis at hindi malansa yung chicken. So yan, naghugas naman ako kanina kaya kinamay ko na. Yan, importante. Ayan, 1 kutsara pa. So po yung ginagawa namin, 2 kutsara sa 2 kilos na chicken. So yung chicken rub na nabibili sa Shopee, nasa inyo yan kung paano nyo naman i-twist para mas masarap pa yung unli wings natin. So yan. Ito, after namin ito ma-marinate or ma-mix, ilalagay na namin siya sa rep. Yan. Ilalagay namin na sa rep para ready to cook na. So ganyan po yung preparation namin sa unli wings.
nakakasigurado kami dito sa aming Cristo sa may Imuna Food House, natatagpuan sa mismong bahay ng Rosales sa taas ng Samboy. Nakasigurado kayo na malinis po yung gawa namin at fresh po yung chicken na ginagawa namin. Bandi fresh po yung gamit namin na chicken, then hinahaluan ko ng mga bagong katay na chicken. So hanggang dito na yung vlog natin. Next po na vlog natin yung paano naman yung pagluto natin, kung gaano kalakas yung apoy, kung gaano kadami yung mantika. Yun ang pag-usapan natin sa next vlog. So hanggang dito na lang. MGF 17 TV, God bless po sa lang ang suporta, at nagbabalik na po ang aking food vlog. God bless!